Hello beautiful soul, welcome back to my channel. At ito na naman yung ating May Chang Ami from Japan, kabayan sa Libra, this reading is for you. Salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasyon. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ayumi. Maraming salamat din sa mga nakakatabaan ng puso ninyo, mga comments. Keep comments sa mga kabayan na yung energy is naiiwan dyan. At pinabasa ko pati pangalan nyo, makuha ko lang energy nyo. At salamat din ng marami sa mga nagpa-personal reading, dahil alam nyo naman po mga kaibigan na hindi nyo lang po ito energy. Nasa baba po ng video na ito, how to contact me sa personal reading. At mag-iwan po tayo sa mga scammer, kasi may gumagaya na po ng ating channel. At syempre, this is a general reading, kuhanin mo lang sa'yo at itapon ng hindi dapat sa'yo. Maaari ito is a vice versa, maaari itong isolated sa work, love, job, friends, family member, family co-workers, o sa business. Maaaring itong energy na ito is energy mo, energy na person mo, o ng energy na malapit sa puso mo. Maaari ito is nangyayari, o mangyayari pala. Ano ang ipapakita sa atin, universe? Vision. Libra. Show me. Andito na talaga ikaw, Libra, kabayan, sa part na you ini-enjoy mo yung sarili mo. Na with your friends, with your family, yung new direction sa buhay. Kasi nakikita ko na may na-achieve ka na, no? Nakikita ko na may na-achieve ka na, na fortune or good luck sa buhay mo. This is a new direction, no? Nagkakaroon ng mga changes. With comes sa money, it's health and wealthy. Ang nakikita ko dito, nagiging matatag at nagiging okay ang iyong pera, no? Sa nakita ko to. Sa nakita ko rin, meron ako nakita na yung foundation, kumbaga yung foundation mo ngayon is a good, no? Nag-increase ang money, may changes ang money, naging steady ang trabaho, no? Prosperity and wealth ako nakita. May nakikita rin ako na hindi ko alam kung bakit ako may nakitang matanda. Hindi ko alam kung relative mo siya o nanay mo siya o tatay mo siya o kamag-anak mo siya. Basta may matanda ako nakita. Hindi ko alam kung anong related sa iyo. Hindi ko alam kung inaalaga mo siya, ni sinusuportahan mo ba siya. Iba dito may alagang hayop, no? Sa nakita ko dito sa iyo is handuin yung pagiging leader mo, no? Handa yung excitement mo sa kung ano kang meron ngayon. Ang hindi ko lang maintindihan kung bakit parang feeling ko on parang may naglalaban sa isip mo o sa sarili mo na may gusto kang resolusyonan, may gusto kang masolusyonan, na may gusto kang matapos eh, may gusto kang ma-heal, or may gusto kang mangyari sa buhay mo. Maaring may nangyari in the past na hindi maganda, na maaring, or maaring ngayon na, or ano, mayroon ka sitwasyon na nagkakaroon ng mga disagreement, nagkakaroon ng away, ng gulo, na hindi pagkakasundo, may mga tension pa hindi natatapos, may bulihan, may competition, may nakikita ako na territorial? Ano yun? Parang may something territorial ako nakikita. May pinagtatalunan ba kayo when it comes to territorial? Kasi kayo nagkakaroon ng being defensive to something. May mga klaseng personalities, ego ako nakikita. May mga pisikalan sa iba. Defeat, battle, disagreement, may taong sumirender. Merong betrayal ako nakikita, maaari this is the past, o nangyayari. Merong, handun yung part na maaring ikaw is naglalaban sa utak mo, maaari sa iba ha, sa iba to, naglalaban sa utak mo na gusto mong tapusin, na gusto mong mangyari, na para totally heal ka na. Ganun na nakikita ko. And then,
Andun yung sa part na talaga you need to take it action. Kasi andun yung part na gusto mo na totally heal yung part mo o yung nararamdaman mo bago ka mag-move on, bago ka mag-take it action. Kasi gusto mo na talaga ng fresh start. This is your breakthrough. Gusto mo na ng beginning. Gusto mo na ng changes and hope. Actually, no opportunities man to, work man ito, love man ito, o sarili mo man ito, ito na yung gusto mo na talaga totally mag-heal at mag-take and fresh start sa buhay mo. Basta trust your intuition. Andun kasi sa nagkaroon talaga in the past ng mga betrayal, gaguhan, ginago ka, niloko ka, may mga part sa ano mo sa handa yung mga ano, handa kasi yung mga pain and sadness ako nakikita. Handa yung hinahanap mo yung bagong direction mo sa buhay, nakita ko. Handa yung part na kasi may mga rock bottom mo ko nakita, may may violence, may karahasan na nangyari sa iba in the past. Nandun na may mga pagpapabaya o pagtataksil ako nakita ano in the past. May nakita na ako na mas masakit ang likod, ganyan. And then, nakita ko rin na parang nagkaroon ng mga pangloloko when it comes to money. When it comes to trabaho, it's come to stability, it's business man yan, parang something ganun. May iba sa inyo parang may namatay in the past na related sa inyo no, nawala ng buhay, kamag-anak, tatay, nanay, kung ano man yan, basta malapit sa puso nyo. Handun sa part din na nakikita ko na maaring iba is nagsisaving ng money, they saving money to something, or handun yung part din na meron kayong sitwasyon na hindi nyo mabitaw-bitawan sa buhay nyo. And you try to keep it talaga, no, itong sitwasyon. Tingnan natin bakit ano to. Ano po yung... Ano yung ano? Four of Pentacles. Okay, iba dito. Ano eh? Bakit ano? Oh God. May nakita ko na tao na nagkakaroon ng problema with comes sa money. May tao na may problema sa pera. May tao na ayaw bumitiw. Maaring tao na sinuportahan mo to, Libra. Maaring tao, kasi nasa new horizon ka na eh. You need a new horizon na sakit ako. Gusto mo mag-heal totally itong sitwasyon na ito eh. Yung meron ka ngayon. Pero may tao, or maybe this is you, no? Meron ako nakita na, hindi siya makabitaw. Hindi niya mabitaw-bitawan itong sitwasyon na ito. Maaaring may problema ito sa pera, na gusto niya uling bumalik sa'yo. Na gusto niya mag-say sorry. May pagka, ano to, no? Hindi ko alam kung ay young heart siya, or pagka-childish, or something ganun. May nakita ko kasi may pagka makasarili siya or may pagkakasakiman, maaaring din no sa iba, gusto niya bumalik eh, gusto niya ng partnership, gusto niya ng commitment sa iyo. Yun ang nakita ko. Para nagkaroon ng mga ano. Handoon sa part kasi Libra na nakita ko na focus ka na sa stability or in your horizon. Gusto mo na ng fresh start. Andito na yung horizon mo. Handoon na yung naka-recover ka niya actually. Sa iba dito is naka-recover na. Naka-recover na kayo sa mga the past betrayal, the past hurt, the past pain. Handoon na naka-recover ka niya. Happy ka na. Enjoy ka na. Nagkakaroon na ng changes and success. Nakakita ka na ng hope actually no sa sarili mo. Handoon na yung katotohanan, you feel freedom na talaga, doon sa abundance and nagkaroon ng mga enlightenment dito, as in masaya ka na kung nasaan ka man ngayon, kung ano yung trabaho mo ngayon, kung ano yung ginagawa mo ngayon. Pero may tao talaga na gustong bumalik. Ikaw yung choices niya,
gusto niya na communication sa'yo, sa nakita ko dito. Ano na nung? Gusto niya na communication, di ba? Anong gusto mo sabihin sa kanya? Handun din, Libra, na parang feeling ko gusto mo rin siya. Parang handun kasi parang nakita ko na naging part of the family siya sa'yo. Gusto mo rin makipagkita at makipag-union sa kanya. Handun din na gusto, both of you rin sa maari, iba sa inyo, both of you na maari, naiisip mo din, oh, handun sa masaya ka na. Masaya ka na ngayon, kung nasaan ka ngayon. Handun pa rin na siguro, gusto mo lang makipag-union kasi gusto mo lang matapos itong sitwasyon kasi there's hindi pa nasusolusyonan totally no itong sitwasyon na to. Gusto mo lang siguro magkaroon ng peace of mind. Gusto mo lang siguro magkaroon ng na totally heal bago ka talagang totally happy sa buhay mo no. Gusto mo lang talaga totally heal yung mararamdaman mo or magkaroon lang talaga ng mga fulfillment o dreams na kapayapaan. Maaring ganun na nakikita ko sa iyo. Kaya maaring gusto mo rin makipagkita sa kanya para ma-resolvehan totally itong sitwasyon na ito no, sa nakita ko dito. Bakit 10 of ano yan? Hindi talaga yung mga pagsisisi, regret, ano? Nakita ko talagang sadness and loneliness na nangyari sa'yo, no? Nakita ko rin dito sa'yo, sa part dito na nakita ko sa'yo, nahandun ka na sa New Horizon. Nakita mo na yung katotohanan. Nakita mo na yung katotohanan, nahandun na yung part sa'yo, Libra, na nagpunla ka na sa isang sitwasyon. Maaring nagkaroon na magpupunla or new job, new work, or may ginagawa ka na something na talaga naghihintay ka lang, na patiently waiting ka lang sa resulta nito. Handun yun, nahandun ka na talaga sa masaya kung nasaan ka ngayon. Naghihintay ka lang ng resulta to something. Halimbawa, nag-apply ka ng trabaho, nag-exam ka, bumili ka ng bahay, lupa, or nag-invest ka to something, or may pinasok kang sitwasyon o trabaho na gusto mo, o kaya maaring gusto mo palang gawin. Maaring ganun, gusto mo palang magpunla, or maaring nag-aaral ka, ganyan, o nag-aaral ka ng skill, something developing, nagpupunla ka na nun eh. Isa yun sa pagpupunla. Then, naghihintay ka na lang ng resulta. No? And you are really waitingly patient sa paghihintay na yun. No? Kahit matagal. Kasi this is now a new horizon sa'yo. Alam mo na dito ka magiging masaya. Alam mo na dito yung magiging hope mo. Alam mo na maganda yung karelisultahan nito. Kaya nahandoon yung maghihintay ka kahit matagal ang resulta nito. No? Kasi dito na yung gusto mo talaga ng fresh start sa buhay mo. So, nakita ko dito. Ano po yung the star? Handun, the star talaga handun yung part na you want to heal na talaga totally sa buhay mo para matuloy-tuloy mo na yung pagtulong. Kasi handun yung pagiging matulungin, no? Handun yung pagiging matulungin mo sa mga tao, pagbibigay support. You speak, sinasabi mo kasi yung gusto mo eh. Ikaw yung tao na sinasabi mo yung gusto mo. Makasakit ka man hindi, sinasabi mo yung gusto mo. No? Tingnan nga natin, ano ba yung The Star? Talagang gusto mo na ng new direction. Gusto mo totally heal ang nararamdaman mo. Gusto mo ma-resolvehan itong mga sitwasyon na gulo, conflict, competition man yan. Basta gusto mo ma-resolvehan ito kasi gusto mo na talaga ng new direction sa buhay mo. This is a will of fortune. Gusto mo na siyempre tuloy-tuloy yung pagtulong, pagbibigay ng gusto mo naging independence, actually. Gusto mo mag-independence, gusto mo na nagkakaroon ng confidence, you speak out. No, nakita ko dito, very active, passionate, malakas na yung loob mo eh. Malakas na yung loob mo. Hindi na yung understanding sa nakikita ko. Matapang ka, actually.
No, napakatapang mong tao. Hindi ka takot na ipakita yung sarili mong power sa mga tao. No? And then nakita ko talaga na you need a new direction. Bago ka talaga makapunta sa fresh start, a new direction ng fortune mo, good luck, handun yung you want totally heal na ang nararamdaman mo. No? So, nakita ko dito. Ay, palaga. Hindi to talaga yung part na nakikita ko na may tao na gusto makipag-union o gusto makipag-communicate sa'yo. No? Tao na there's a coming home, getting together, maaring ka mag-anak, a reunion, family unity, a wedding man itong mangyayari na maaring ganun, na community or teamwork sa iba, basta close relationship siya, may magaganap or itong tao ito, they want to talk to you. Unstoppable ang nakikita ko sa kanya. Gusto niya makapag-communicate. Gusto niya ng union. May coming together, coming home ako nakikita. Parties, wedding, kung ano yan man yan. Maaaring doon kayo magkita, no? Maaaring sa part na yun, doon kayo magkita. Maaaring magkakaroon ng union, something, ganyan. Parties, event, kung ano man yun. Doon, they want, unstoppable to. Makipag-communicate to sa'yo. We have the 5-5, oh. We have the 5-5 and the 4-4. I-research ko ano yun. Ang ganda ng ano yun. May mga changes ako nakikita. Someone want to say sorry talaga, no? Nakikita ko dito. Gusto niya mag-sorry. Siguro talagang may pagkakamali na doon sa part na na-enlightenment na siya, na part na nagkaroon na siya na pagmumuni-muni. And ngayon, nagkaroon siya ng pagsisiyasat sa sarili niya rin. Naghanap siya ng solusyon, naghanap siya ng enlightenment, naghanap siya ng nakasagutan sa mga tanong niya sa isip. Handon din sa nakikita ko na may tao na they want to retire to something. Maaring ayaw na niya ng away, ayaw ko na ng gulo. Handon yung part na yun. And gusto niya mag-sorry. Gusto niya ng peace. Gusto niya makipag-union. No, sa nakita ko dito. Unstoppable itong tao na to. Handon siguro na naghintay rin siya ng patiently waiting din kasi itong tao na to. Or maybe this also you. Na patiently waiting din siya sa mga magiging resulta, sa mga magiging, may isip niyang solusyon o mga isip niyang hakbang. Ang nakita ko dito. Okay. Andito yung part talaga na Libra na talagang nagsuffer ka, no? Nagsuffer ka rin dito sa sitwasyon niya. Parang nalungkot ka rin sa mga nangyari. Maaring nagkaroon ng mga problema din with come sa money, no? Nakita ko may mga related ng money, Libra. Andun yung part na maaring a family member, kaibigan, karelasyon, friend. Kasi nakita ko dito na may collaboration kayo, may partnership ako nakita, may nagkaroon ng dealing sa inyong dalawa or may magkakaroon dealing or mangyayari pa lang. Hindi yun sa part na may ari ding iba, may nananaktang ulo, paa, may illness, ganyan. Hindi ko alam kung ikaw kinakaroon na nga separation. Pisabihin talaga nasaktan ka, no? Nasaktan ka sa sitwasyon na to. No? Kasi nahanduin yung maaring this is your friend, maaring naging kaibigan mo to, or naging magkaibigan, mag-lovers man kayo, o family. Basta nahanduin yung bonding, nahanduin din yung pagiging closeness. Yung parang tinuring mo siyang a lovers,
a lovers, a friends, a family, parang something ganun ang nakita ko. Pero there's something happened pa rin na nagkaroon ng mga problema with comes sa money, nagkaroon ng problema sa inyong dalawa, sa partnership nyo, nagkaroon ng mga separation, nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan, may mga conflict ako nakita, nagkaroon ng mga intense o disappointment sa inyong dalawa, maaring ganun, sa dealing na to, sa partnership na to. No? Talagang need pa talaga sa inyong dalawa o sa tao na to ng growth na ma-learn, no? Sa nakita ko dito. Bakit reopen ako? Talaga may mga, maaaring may mga nagpapayo or ikaw Libra, then nakita ko na siguro isa ka sa nagbigay dito sa tao na nagpayo ka sa kanya. Ano kasi yung part sa inyo na may nakita ko na magaling kayong magpayo, handa yung very religious person, you use your vision, may vision, nakita niya na yung vision eh. Na andun yung you use your intuition, handun din yung part, hindi ko alam kung you are a healer, kasi handun yung part na ito, maaari itong part na ito o itong sitwasyon na to na they want communication sa'yo. They, kasi they feel heal, no, sa nakita ko sa kanya, no, or gusto niya mag-heal din itong sitwasyon. Ngayon, ninyo, itong karelasyon mo or sino man to sa buhay mo. Handun yung part na nakita ko may tao na a doctor, a healer, caregiver, teacher, very religious, nagbibigay ng, hindi ko alam kung nagkitrabaho siya sa, hindi ko alam kung may connection sa simbahan o may sinisilbahan siya or servitude o may pinagsilba na sa alliance, something. May iba sinyo married. May, hindi ko alam kung, basta more on a leader, a law, sa, maybe sa iba. There's a new world ako nakikita na sa'yo, Libra. There's a new world. Iba siya, something. May pinaniniwalaan kang something. May mga pagkakasundo. May karunungan ka na something na nakikita ko. Basta ganun. Ganun. Ano ba dapat malaman kayo dito? May gusto ko mahusti siya. Someone want to say sorry talaga. Handin talaga sa part na nalaman mo na yung katotohanan na nulibre, na handa na yun, na namulat ka na. You're awakening to something, nakita mo na ilang clarity sa buhay mo na nagkaroon ng mga transformation, changes, self-evaluation. Nakita mo na talaga yung katotohanan. Nakita mo yung the truth. No, sa nakita ko, nakita mo na yung clarity sa buhay mo. Sa nakita ko dito. Ano na talaga ikaw sa part na talaga nag-another path ka na, no? Sa nakita ko, no? Sa iba sa iyo, nag-another path. Kasi nahando na maaring, no, sa clarity kasi nakita ko, maaaring ikaw kung sa relasyon to o anong relasyon to, ikaw yung umalis, no? Ikaw rin yung nag-distance. Kasi nahando din sa part na maaring from now sa ngayon, nakita mo na yung the truth and nakita mo na yung happiness at yung sitwasyon na makakapagbigay sa'yo ng joy and fulfillment sa buhay mo. Nasa tamang ano ka, ano na, direction sa buhay mo. Kasi nandito yung magiging masaya mo, nandito na nagkakaroon ka na ng hope, mga changes, nagpunla ka na, handyaan. Handa talaga na sa new horizon ka na sa buhay mo. No, sa nakita ko dito. Talaga na handa na talaga, you follow your heart, sa nakita ko dito. No, handa na yung pagiging, maari nakita mo na yung enlightenment sa buhay mo. No, nakita mo na yung justice sa buhay mo. May mga nag-iipon ng pera. Nakita mo na yung matches mo sa buhay mo. Maaring ganun sa nakita ko sa iba. No? Hindi man siya lovers or maaring itong sitwasyon na trabaho mo ito, ginagawa mo ngayon. Nahando na yung fulfillment. Nahando na yung nagiging okay ka na. No? Ano ba ang dapat mo lang nakilip? Oh God. May pabalik? May nakita kong pabalik? Pabalik na may nag-holding sa nakaraan. Hindi ko alam po ikaw to. May moving home? Hindi ko alam kung mag-change ka ng bahay or pabalik ka sa nakaraan, sa bahay, or there's something regret. Nagkakaroon ng self-doubt. Nagkakaroon ng disappointment. May blockage ako nakikita.
Oh my God, what happened? I hope hindi kayo to. Ay, hindi ko alam, pero parang, I don't know. Bakit 3 of cups siya? Ay, 3 of wands. Oh God. May tao na they moving on. May tao na they moving on, na hindi niyang naka-heal na siya. Nagkakaroon na siya ng self-forgiveness and acceptance sa sarili. May tao ko nakitang ganun. May tao na nagtitimpi. May tao na naghihintay ng something. I don't know. Bakit ganun? May tao na gano'n, na na-stuck. Naghihintay ng ano, nagtitimpi na lang. May tao na nagtitimpi, may nagtitiis na lang para sa kapayapaan. Tinatala lang nila ang sitwasyon na meron sila. Kahit na si universe is may ino-offer na something. No, sa nakita ko dito. Handad pa rin sa part talaga na may sitwasyon na na-stuck eh. May sitwasyon na na-stuck ka. Sitwasyon na you feel victim. Handun yung halimbawa sa trabaho. Kahit hindi ka na masaya dun sa trabaho na yun o sa ginagawa mo ngayon, pero nahandun ka pa rin. Kahit na may ino-offer pa sa yung iba o may nagkakaroon ka na idea, pero handun ka pa rin. O kaya sa relasyon, kahit nahandoon na part na para na-stuck ka, na-corner ka na, alam mo na yung katotohanan, alam mo na yung mga nangyayari o mangyayari pa more, handon ka pa rin. Nasta ka pa rin. No, sa nakita ko dito. May tao na maaaring magkasakit. Nakita ko. No, maaaring may makulong or magkasakit or ma-confine, ma-paralyze. A part of a family o malapit sa puso mo. No, ingat lang din. Huwag tayo masyadong mag-isip-isip, no? Kasi baka yun ang maging cause ng ating ano. No, sa nakita ko dito. Nakita ko dito maraming ino-offer daw sa'yo sa universe. Pero always reject o hindi mo lang talaga siya napapansin. No? And that is for you for today. Sana kahit paano nakatulong ako sa'yo. And I love you all. Ikaw kasi tao libre na gusto mo na katotohanan. You are not liar, you are not biased. Fair ka sa lahat. You look the pack bago ka mag-take it action. No? Pero nahandun ka talaga sa part na talagang nahandun ka na nakapokus ka sa painful. Nasta ka lang, natrap ka lang sa isang sitwasyon. Maari sa isa pamilya mo, natrap ka. Or may sitwasyon ka na natrap ka na hindi ka lang makamove on. Parang ina-accept mo na lang din na parang wala kang magawa. Kahit alam mo yung katotohan. Maaring ka, nagtitimpi ka na lang. No? Kasi gusto mo ng peace. Gusto mo lang ng harmony. Pagkakaisa, ganyan. And that is all for today, Libra. I hope kahit paano nakuha ko at nakapagbigay sana ako ng advice. Ano? I hope. And thank you. Arigato. Namaste.